Nagbabala ang PNP sa sino mang magkakanlong kay Pastor Apollo Quiboloy na itinuturing ng pugante dahil sa mga kasong kinakaharap niya. Pwede na rin daw siyang isailalim sa citizen's arrest. Saksi, si Ian Crew. Sa isang audio clip nitong weekend, iginiit ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy na nagtatago lang siya para protektahan ang sarili at hindi dahil meron siyang kasalanan. Sabay banggit din ang kondisyon para siya'y lumitaw. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako, maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Tugon dito ni Pangulong Bongbong Marcos. It seems to me a little bit tail wagging the dog, ang tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Quiboloy. Naharap si Quiboloy sa mga kasong child abuse at sexual abuse base sa inilabas na arrest warrant ng isang korte sa Davao. Nakahain din sa korte sa Pasig ang kasong qualified trafficking na ayon sa DOJ ay non-bailable. Wanted din si Quiboloy sa Amerika dahil sa mga patong-patong na kaso gaya ng sex trafficking, conspiracy at bulk cash smuggling. To Pastor Quiboloy, we've known him for a very long time, and ang may papangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan. That's going to take years. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Sa isang statement, sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi maaring magpataw ng anumang kondisyon si Quiboloy para sa kanyang pagsuko. Ang dapat daw na sinusunod ay ang nakasaad sa batas na umiiral para sa lahat. Hinikayat ni Remulla si Quiboloy na harapin na lang ang mga kaso laban sa kanya. Tiniyak din ni Remulla ang kaligtasan ni Quiboloy. Pinatigos naman ni Senadora Risa Ontiveros ang audio message ni Quiboloy. Pastor Quiboloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatan. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Ang PNP, sinabing pinag-aaralan na ng Firearms and Explosives Division na suspindihin o i-revoke ang lisensya ni Quiboloy na nagmamay-ari ng 19 na armas. Pero dahil itinuturing ng pugante si Quiboloy, maari na raw siyang arestuhin kahit ng isang sibilyan. Wala raw special treatment sa pastor at patuloy ang manhunt operation para maisilbi ang warrant ng Davao RTC. Kung isang civilian po ay makikita po ang isang tao na wanted po, ay po pwede po itong gamitin para siya po ay arestuhin. Tapos ang sino man pong individual na magkakanlong sa isang taong alam po niya na ito po ay wanted at pinaghahanap po ng batas, ay maaari po siyang maharap sa kaso obstruction of justice po. Sinisikapan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Quiboloy sa usaping ito sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube, at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.